So, nagbabalik itong topic na to. Oo, hindi natapos. Kasi maraming nagtatanong, tsaka maraming nag-aabang. Hindi ko ba alam kung bakit. Hindi, hindi naman. Daming mga may gusto nitong topic na to, kaya sige, pagbigyan natin. Ang ating mga butihing kaibigan. Butihing ka, butihing. Ano naman yun? Okay. So, ayun. Ang topic natin today is maraming tao ang in love sa idea ng romance. Hindi ko alam kung love kayo familiar sa yung sa ano na yun, parang saying. Pero ako hindi. Ah, hindi. Sa'yo ko lang narinig. Saan ko ba narinig yun? Basta may parang siguro it's either parang pumasok yung topic na yun? Hindi. Pero yung topic, yung ano kasi na yun, Nabasa ko siya online. So, ayun. Magsishare lang kami ng mga thoughts namin tungkol dito. So, ikaw muna. Yung first, para sa'yo, sige, ano? Yan, yung marami ang parang hindi ko alam kung naniniwala o sa idea ng fairy tale na yun ang number one kasi parang feeling pagka kayo na happily ever after. Diba? Ending, family ever after. Parang feeling nila eh, ay hindi naman. So bagay, pati rin kahit sino naman kapag kayo na nung kwan mo. Mga forever. Yan! Pero hindi. Parang hindi naman, hindi ko naman sinasabi na hindi. Hindi naman sa siguro bitter. Lahat. Hindi naman siguro lahat. Kumbaga, after kasi nun, hindi mo, parang feeling mo, love na lang yung magpapahikot ng lahat. Kumbaga, hindi naman pagkatapos ng love, siyempre, maraming aspeto yan, hindi. Siyempre, andun yung kailangan, hindi nawawala yung, ito na lang. Kasi pag feeling mo kapag kayo na, parang kampante ka na. Kampante ka na kahit wala ka nang gawin, kayo na eh. Parang gano'n. Parang hindi. Para sa akin, hindi ako naniniwala sa gano'n. Pero siguro may iba din? Siguro depende. Iba-iba naman din kasi ng case ng mga tao. So, ayun. Ikaw? Ano? Yung mga, maraming mga tao, ang hindi sila masaya kapag wala silang special someone. Oo. Hindi sila masaya kapag wala silang special someone na parang feeling nila may kulang. Hindi ko sinasabing ako to, or hindi ko sinasabing kakilala ko to, or ano. Paano ko nasabi? Maraming, dito na lang, ito na lang, sa kapitbahay namin. Bata pa, as in, siguro mga high school or mga siguro grade 5, grade 6, ganun. Grade 5, grade 6, hanggang first year siguro. Parang narinig, nakot namin ni ate yung attention kasi parang sumigaw siya, sana all may jowa. Sana all may jowa. Coming from a bata, from ganung edad, na parang, ay talaga, ganun yung isip nila. Ngayon? Na parang, ganun ba? Na parang hindi ba masaya kung wala? Doon ko naisip na parang, oo nga no, maraming tao yung akala nila, yung fulfillment ng happiness nila is nakadepende lang kapag meron kang special someone. Which is, sana hindi. Kasi para sa akin, kailangan mahal mo muna yung sarili mo. Marami eh, maraming dugtong, maraming sangay kung bakit parang sabi nga, yun nga eh, parang may vlog tayo eh, na parang ilang taon, yung tamang taon para magkaroon ka ng special someone. 19 yung sagot ko. 19, kasi kapag naintindihan mo na. Hindi yung joke. Joke yung sa naintindihan. Pero yun yung sense. Na kapag ka old enough ka na. Para maintindihan. Oo, para maintindihan mo yung lahat ng bagay, yung aspeto na hindi lang masaya, hindi ganito. Kapag naintindihan mo na, yun siguro yung tamang time para pumasok sa isang relasyon. Ano? Parang one sabihin, no? Meron yung parang
Hindi ah, hindi naman lahat. Uh-oh. Siguro. Medyo sensitive lang kasi yung topic. Hindi uh-oh naman tayo nag-judge. Hindi, wala naman tayong pinapatamaan dito. Parang ano lang, parang, in general. Na may mga ganun. Aminin natin sa hindi. Yung para lang makaluwag. Makaluwag. Yung jonjowain mo, yung kaya. Ganun. Para lang maging kapit sa patalim. Oo, parang ganun. Okay, kapit sa patalim, parang ganun. Ayun. May ganun. So, yun. Ano? Ah, hindi naman natin dina-judge, pero opinion niya yun. Oo. Eh. Parang hindi. Choice niya yun. Choice niya yun. Choice niya yun. Kung yun yung way niya, wala tayong magagawa kasi wala naman tayo dun sa sitwasyon nila para mag-judge, diba? Mm-hmm. So, yun. Ang last namin is ito, lagi kong napapansin to sa wall ko naman. Marami yung nag-jujowa lang or nag-gusto nila ng boyfriend or girlfriend para may ma-post. Siyempre, usong-uso ang social media na parang konting galaw, post, konting kung ano man ang nangyari, post. So, yung iba, uy, para may nag- post man, para makapag-post ako ng binibigay ng flowers, kailangan mag-jowa ako. Maraming ganon. Hindi rin naman lahat ng binibigay ng flowers, sino-surprise eh. Oh, diba? Happy. Diba? Hindi. Oh, diba parang, uy, binigyan ako ng chocolate. Uy, lumabas kami. Uy, nag-date diba, kami. Diba, bes? Kaya, parang sa akin, in love yung mga tao dun sa idea ng nagbibigay ng flowers, masaya, sa idea ng nasa relasyon. Parang pero, feeling nila eh, kapag binigyan na sila ng flowers, sinurprise sila o ganito, eh, sincere na. Pero kapag, totoo, hindi. Parang, ang point dun, sana yung mga tao na papasok sa relasyon is, hindi ganun katin yung batayan. Oo, batayan. Nang totoo. Nang totoo. Hindi ko sinasabing maging practical lang. Pero, kumbaga, maraming taong ganun. Kumbaga parang sa panahon natin ngayon, marami yung ganun lang yung ano nila, ganun lang yung tingin nila na, ganun lang yung tingin nila sa happiness, sa fulfillment, ganun. So ayun. Sana guys, meron kayong natutunan. Kahit sa ganitong paraan lang. Oo. Sana wag. Sana i-treasure niyo yung sarili niyo as importante. Ah, ito na lang. Worth it. Mahal na mahal ka sa pamilya mo, sigurado naman ako. Kung hindi man ganun ka perfect, kasi wala namang perfect. For sure naman, kahit papano, may nakaramdam ka ng pagmamahal sa loob ng bahay niyo. Hindi man siguro perfect sa pamilya mo. Maaring sa lola, lolo, or tita, or kamag-anak, whomever, kung sino man. For sure naman, nakaramdam ka ng pagmamahal sa loob ng bahay niyo. Sigurado ka ba na pagka lumabas ka, nagmahal ka, binigay mo lahat dun sa taong yun, ganun din siya ka-sincere sa'yo. Diba? Parang, i-cherish mo muna sana yun. Okay, may isipin na. Kahit ano yung meron ka, or ano yung nagawa mo, anong ba man,